Hi everyone, thank God it's Monday again. Welcome back to my channel. I know it feels like we are so deep into this pandemic at talagang napakadami na nating concerns about our health, schooling ng mga bata at kung ano-ano pa. But I know that one of our main concerns is our financial stability. Ngayon na marami ang walang trabaho, meron din yung hindi regular ang trabaho, at syempre, meron din naman yung nakakapasok sa work pero nahihirapan mag-commute o kaya naman nagkakaproblema sa internet sa bahay. Saan tayo kukuha nga ba ng source of income? Paano kita ng extra? Today, we will be talking about how to build a home-based career. Kahit nasa bahay, kikita ka, paano nga ba ito sisimulan? Ano-ano ang mga job opportunities sa ganitong klaseng career? At syempre, tips on how to excel on it. Kaya naman dapat kumapit lang kayo until the end of the show. At dahil mapapakapit nga kayo, dahil ang partner natin na MyPhone is joining us in giving answers to our prayers para matulungan ang ating fellow mommies dyan at kanilang mga anak to get the best education. So MyPhone is giving away 2 Kids R Us augmented reality cards for kids, 1 DTV dongle, and 1 MyT6 DTV. So all winners of these units will be picked from the comment section and will be announced after the show on my social media pages. So, lahat ng mga nanonood ngayon, mag-comment lang kayo. You can send your greeting or maybe your feedback sa ating show for tonight. On the other hand, did you know na merong community sa Facebook who helps Filipina women on this matter? Filipina Homebased Moms is the first and the biggest parenting, freelancing, and entrepreneurship group for Pinay moms in the Philippines. FHMoms is dedicated to help all Filipina moms out there who are aspiring to work from home to be able to land an online job or start a digital business through their virtual community, regular training sessions, and computer rent-to-own program. I am very honored for tonight to introduce to you our guest. Makakasama natin today ang CEO and founder of Filipina Homebased Moms, Ms. MK Bertulfo. Hi, MK! Hello. Hi, Ms. LJ. Thank you so much for having me here in your show. We are very honored to have you here tonight. Kamusta ka naman? You are safe and well? Yes, actually, nagstay lang talaga ako dito sa bahay. Even before the pandemic started, talagang nakakulong na ako, no? I started working from home 3 years ago. So, you could imagine, bilang stay-at-home mom rin, no? Halos lahat ng mga mommies, ganun na talaga yung nagiging life, talagang nasa bahay na lang nakafocus. How many kids do you have, MK? Isa pa lang naman. And the baby boy, 5 years old. So, super kulit, super... Wow! Naku, marami. I'm sure marami na nakikiris. Marami na nagbibuild na questions sa utak sa ating mga viewers, di ba? Pero speaking of 5 years of experience as a mom, 3 years of experience as work from home, di ba? Digital online job. Can you give us a brief history of how Filipina home-based moms started? How sure. So, Filipina Homebased Mom started nung nagkaroon ako ng first online job ko as an email support. And then I was able to help a mommy friend of mine, no? So, dream na namin matagal na na magkaroon ng online job kasi naririnig na nga namin. And we've been working in the call center industry for ilang years na din, no? So, nung nagkaroon ako ng online job, sobrang excited din siya na magkaroon din. So, nung nagkaroon siya ng online job, I was able to create Filipina Homebased Moms nga as a support group at first. And then, ang daming sumali. Nagulat ako na ang dami rin palang may interest to find an online job. And then, we had our first meetup after 6 months. And then, that is the time na nag-start ako umikot sa iba't ibang lugar dito sa Philippines para magturo ng face-to-face training about online jobs nga. Doon na nag-start hanggang sa nagtuturo na rin ako ng mga online courses sa mga iba't ibang digital skills. Wow, in the span of 3 years, MK. Yes, yes. Event mo. At I can imagine, sobrang busy mo na simula nung until now. We have over 217,000 members now. That's worldwide, no? May mga members kami abroad. May mga napauwi na rin kami kasi mas malaki na yung kinikita nila sa online job nila compared sa trabaho nila dun sa abroad, no? At ang laking bagay, lalo na sa mga stay-at-home mom dito sa Pilipinas. Siyempre, ang nanay naman talaga, anong pipiliin mo? Kumikita ka ng pera malayo sa anak mo o katabi ang anak mo? Siyempre, gusto mo katabi ang anak mo, di ba?
You know, MK, I am very honored and really I admire how passionate you are. At dahil nga very passionate ka, MK. Guys, she wants to share her blessings to more Filipinas. Kaya naman at the end of the show, we will be announcing the winner of a free course of her choice from FHMoms. Not only that, guys, ito, lahat ng nanonood ngayon sa atin, I am very happy to announce that the audience will be getting a free skill success freelancing course. Kaya naman, stay tuned lang kayo. Panoorin nyo itong show. Samahan nyo kami ngayong gabi. But at the end of the show, you will know how to claim this prize. Okay, without further introduction at kung ano-ano pang chika, alam ko excited na sila. Kaya umpisahan na natin, MK. Let's discuss more about online job. Unang tanong, ano nga ba ang online job? Mm-hmm. So marami ang confused about online job, online business, yung networking and MLM, no? So grabe yung confusion, especially online. Before you go ahead, ano yung MLM? That is multi-level marketing, networking din. Okay. Okay, sorry kasi ako rin ang dami kong matututunan from you tonight. Mm-hmm. So grabe yung confusion, no? And then dagdag pa dyan yung mga scam na online jobs, no? So with online job, just to make clear lang, no? Ito yung mga trabaho talaga online wherein magtatrabaho kayo for an employer or a company remotely or online. Unlike online business na kayo talaga yung boss or kayo yung magne-negosyo, either kayo yung magpo-provide ng product or service. Yung online job kasi, meron business or company na isosupport nyo or magtatrabaho kayo for them. Basically, yun lang yung meaning niya. Ang isa pang confusing about online job, iba-iba na yung tawag sa kanya ngayon. So, meron dyang virtual, so which is online din, virtual assistants, remote work, so iba-iba, freelance job. So these are the types of online jobs. Kasi ito yung next na question ko sa'yo. Kung meron bang iba-ibang types of online job na meron sa ating online digital market? Yes. Yung na-mention ko kanina, these are the terms used no widely. Pero yung category or type, I would consider yung non-voice na mga jobs and then voice jobs. Sa voice jobs, dyan papasok yung online teaching, which is sikat na sikat ngayon, no? And then, customer service or yung phone support. So, similar na similar lang din. So, may mga call center experience, ganun lang din yung gagawin nyo, except sa bahay kayo magtatawag, right? So, yung mga non-voice jobs naman, hindi mabilang, sobrang dami. And then, ito rin yung habol ng mga stay-at-home moms, no? Kasi syempre may mga toddler pa or newborn. So, yung mga non-voice job, ayan, usong-uso, social media manager, no, accounting, virtual assistant. So, yun yung type of jobs. May mga jobs rin na mix for, na may calls and then may mga non-voice na task. Okay. Yan, talagang sinet mo yung thing straight. Thank you for that. What are the ano ba advantages and disadvantages ng pagtatrabaho from home? Alright, siguro dun muna tayo sa advantages. Pero sobrang dami. Kasi for me lang, ang disadvantage lang niya, kung mabilis kayo madistract with your kids, yes, pwede siyang maging disadvantage. Pero tayo kasi mga nanay, sobrang immune na tayo dyan, right? Kahit magkagulo yung buong bahay, kayang-kaya natin i-handle yung stress and all. Siguro ang isa... bata dito, tapos may ginagawa ka sa computer. True. Ba, tuloy-tuloy lang. Siguro yun lang yung disadvantage na nakikita ko. And then another thing would be, siguro kung hindi kayo ganun ka sipag mag-workout, for example, ayan, mananaba kayo ng bongga, no? Pero kung nag-exercise naman kayo, good for you. Yan. Pero yun lang yung nakikita ko na magiging problem. Kasi very flexible naman yung online job, no? So, sa mga advantages naman, ayan, flexible, no? So, meaning to say, depende rin sa job. No, may mga job kasi na fix yung schedule mo. Meron na rin namang flexible, meaning to say anytime pwede ka mag-work, which is yun rin yung habol ng mga stay-at-home moms na makuha. No, para anytime pwede nilang gawin. And then, advantages, I can say, mababait yung mga employers, no, yung mga boss, compared dito sa Philippines, no, kasi itong mga iba yung culture na meron sila abroad, no? So, that's one. Hindi siya
ma-politika compared sa mga offices natin na traditional dito sa Philippines, right? So, well, it's reality naman din. So, actually, sa sobrang daming advantages. In terms of finances naman, before kasi sa call center job ko, wala talaga akong ipon. Literal na pagdating ng sahod, talagang magagastos talaga. Unlike dito na nakapagpundar kami, nakabili kami ng bahay, tapos nakapagpakasal kami, which is very important for us na mag-asawa. We started traveling before yung pandemic, no? So, ang laking bagay, and then I noticed pati rin yung mga ibang moms, ganun din yung nagiging experience nila. So, number one, yung quality time with the family talaga. No, yung iba naman na kakapag-avail na ng HMO nila or yung medical na insurance, no? So yung yung quality ng life, yung talagang na-change dito sa online jobs. Yun talaga yung pinakamalaking advantage at saka yung collaboration sa workplace, ano. And exactly. alam ko matutuwa ang ating Facebook user na si Marjorie Villamarias kasi siya yung nagtanong niyan, MK. Pero I want to get to know more about dahil ang parang for me bilang isang magulang, eh talagang mas nakikita ko yung advantage ng online job kaysa disadvantage. Outweighed talaga yung disadvantage. Pero ano nga ba yung difference ng online business sa online job? Kasi kanina na mention mo na syempre pag online business, ikaw yung boss. Pero yung mga types of online job na dinidiscuss natin tonight, ito ay we are working for a company. So, baka you can give us kung ano yung advantage and disadvantage naman between online job and online business. Ako, ang mapapayo ko lang, no, especially dun sa mga online sellers or mga entrepreneur na talaga even nung bata sila. Kasi ako ganun ako eh, talagang entrepreneur, may entrepreneurial mindset na ako even before. So, hindi na yan mawawala. Darating yung time na talagang magne-negosyo at magne-negosyo kayo. Pero ano yung advantage once na pumasok kayo sa freelancing industry or nag-online job kayo? No, marami kayong matututunang skills. Pag nag-work kayo, for example, sa isang client na meron siyang e-commerce business, usually ganito yung nagiging journey ng karamihan. So once na natutunan nyo kung paano mag-set up ng e-commerce or online na selling na platform, right? Ang mangyayari, matututunan nyo yan eh. Hanggang sa dumating yung time na gagawan nyo na ng e-commerce business yung sarili nyo. No? So parang mas ano siya, mas strategic kung tawagin. Kasi, kumbaga, naaral mo na siya bago ka pa magtayo ng sarili mo. Unlike kapag nagtayo ka ng sarili mo na ang dami mong failure na madadaanan. At least to, di ba, nag-work ka for your client, matututo ka rin sa kanya. Tuturuan ka niya or i-guide ka niya. You actually have a point there, MK, na ang online job could be a learning venue for our fellow moms or ang ating mga kapwa Pinoy. Hindi lang, siguro hindi lang Pilipina at mommies ang nanonood sa atin ngayon. I'm sure meron ding mga dads, meron ding mga single pa, pero isa yun sa mga binabahagi mo sa amin ngayon na ang online job could be a platform for them to learn and then na hindi masyadong kasing taas ng risky ng yes. Online business kung magsisimula sila ng kumbaga kanila. Stepping stone nila. O kasi syempre ngayon, at risk na nga tayo, syempre gusto natin yung mga papasukin natin, mas mababa naman yung risk, di ba? Totoo. Kumbaga, ikaw yung, sa online business kasi ikaw yung mag-i-invest sa negosyo mo, kasi negosyo mo yan eh. Unlike sa online job, ang kailangan mo lang internet at saka computer. That's very true. So, nako, alam ko, ito talaga yung isa sa mga vital questions tonight. How do you earn and receive payment? Kikita ka nga ba ng enough bilang isang online worker? I know you have mentioned na meron ka ng mga kakilala at mga under the roof of FH moms na dating OFW na nakauwi na, pero baka you can tell us more about it on how you earn and receive payment through online job. So yung kinikita, no, just to give you one idea, nagpa-survey ako sa FH Moms, magkano nga ba ang kinikita nila per month. So lumalabas na 25,000 to 100,000 per month, ganun kalaki, depende sa job. No, so ang laking bagay, di ba? Wala naman ang nagpapasahod ngayon ng ganun kalaki per month.
kinikita mo, pwede na tayo magpaaral talaga ng mga bata. Nako, kahit mga extended family, kayang-kayang buhayin. Just to give you an idea rin, magkano naman yung salary ko dun sa first online job ko as an email support. So, nagsasagot lang ako ng emails. Non-voice siya. 35,000 naman siya per month. So, imagine, ang sinasahod ko before sa call center jobs ko, halos 14,000 per month yung pinakauna. Tapos, ito, 35,000, di pa ako magpapamasahe, no? Yung pagkain, tipid. So, ang laking bagay. Okay. So, dahil nga nakikita natin kung gaano ka laki yung advantage of working from home, siyempre, gusto rin nating malaman kung how it is doing during this time of pandemic, kung na-affect ba at all, or meron bang, siyempre, nagkaroon din ng effect ang ating mga ECQ, or na-outweigh naman ito ng talagang napakadaming advantages. Actually, advantage siya for the freelancing industry, no? Siguro nung una, what happened since nag-start nga yung pandemic, may mga mangilan-ngilan na nawala ng trabaho. Pero ang mga business owners and then mga companies naman, syempre, gagawa ng paraan yan para mag-sustain yung business nila, or kung hindi man, magtatayo sila ng bagong negosyo. Ibig sabihin, meron at merong bagong opportunity na darating. For example, para sa amin, no, meron kaming na-onboard na BPO client nung nagsimula yung pandemic, and imagine nag-hire sila ng 500 na customer service agents. So yung mga ganong opportunities, especially kapag during this pandemic, kasi buhay lahat ng businesses na essentials. Meaning to say, kailangan talaga. So meron at merong mga nagtatribe na mga businesses right now na kailangan ng virtual assistant. That's very good to know. Meaning yung mga syempre nawalan ng trabaho, makikita natin na mapapakita natin sa kanila na mayroon pang isang market here na pwede nating pasukin para magkaroon ng trabaho, 'di ba? And provide for our families. Pero MK, now that we know more about online jobs, syempre these are the bigger questions. Mas malaking tanong ito. Paano nga ba magsisimula, MK? Hindi natin alam, hindi namin alam. Tulungan mo kami. Yes, para makapagsimula kayo, no, unang-una ang kailangan natin talaga, since online job nga ito, ay desktop or laptop. And then wired internet connection, and then yung iba nyo pang gamit, which is webcam and headset. So that is for the tech requirements. Pero may mga kailangan pa tayong i-prepare, katulad ng profile nyo sa mga job sites kung saan kayo mag-a-apply. And then resume, so yung mga basic na documents na kailangan nyo, no? May mga skills tayo na kailangang i-consider. Ang problem kasi with our newbies, no, hindi nila alam kung ano yung skills na kailangan nila, or meron silang skills na natutunan nila in the past kaso hindi nila alam kung paano nila magagamit online. So ito, maaba-habang usapan. Kumbaga, may mga tools rin na kailangan na aralin, no? What's nice about Filipina Homebased Moms ay tinuturo namin lahat to step by step. So meron kaming mga free webinars para mas mag-guide kayo. Okay, thank you. Dahil we'll get into that, MK. Pero may question ng isang Facebook user, and her name is Marivic Gono. Ang tanong niya, kailangan ba college graduate? Undergrad po ako, Ma'am LJ. So, never akong tinanong kung ano yung school ko, ano yung course ko, nakapagtapos ba ako. Never. Kasi wala silang pake. Ang gusto nilang malaman kung kaya mo yung trabaho. Ganun siya nag-work sa freelancing. Amazing. Siyempre, you know, alam naman siguro nating lahat, it's a very common knowledge na dito, yung mga malaking kumpanya, una nilang tinitingnan yung school, di ba? Exactly. Yung pangalan, yung school muna. Tapos hinihiwalay nila, this is very common na, hinihiwalay na nila agad yung mga hindi galing sa top schools. And surprise, hindi ito surprising to say na hindi naman lahat ng magagaling nasa top schools, di ba? So, actually, meron akong nabasang article na medyo nawawala na yung ganung stigma na parang kailangan mga big schools na applicants yung piliin, no? Maybe because nag-change na rin talaga.
Oo, dapat naman. I'm happy to know kung meron talagang ganong progress. At it's good to know na, grabe, mas na-amaze kami with your achievement, MK, kasi hindi kailangan na college graduate ka. Imagine, hindi talaga na kung gusto mong magtrabaho at meron ka nung set of skills, yun lang ang kailangan mo, tsaka yung tools, di ba? Pero ano nga ba itong mga characters or skills na kailangan natin? You've talked about yung computer, physical things that you need. Pero ano yung mga characters or skills na kailangan, MK? Yeah, basic na skills na kailangan natin, no? Kasi feeling natin kapag skills masyadong technical, no? Na, well, dapat lang rin naman kasi yun yung kailangan nyo para magawa yung trabaho, no? Yung mga technical or hard skills. Pero nakalimutan natin na tayo bilang mga nanay, may soft skills tayo, no? Magaling tayo mag-multitask, maaasahan tayo, responsable tayo, no? So, patient tayo. So, yung mga ganong klase ng soft skills, actually, to be honest, Mommy LJ, yun na yung hinahanap ng mga client, yung mga loyal, no? Kasi sa remote work ngayon, ang dami na nagpapasaway, eh. So, ang labanan rin ngayon, yung, kumbaga, yung skills na hindi lang siya sa matututunan, kasi yung technical skills, matututunan yan, eh, right? Anyone can learn. Pero yung ugali natin towards working from home, yun yung hindi mapapantayan. Kaya marami rin yung mga walang experience na nakakakuha ng trabaho kasi very willing sila to learn. You know, alam mo, tama ka dyan, MK. Kasi nowadays, di ba, talagang madali namang makakita ng tao na meron nung sabihin nating skill, pero more of character talaga ang hinahanap. Exactly. Kasi, sa totoo lang, ang dami na rin talaga yung parang since they know they are very good, I mean, they can find job, di ba? Nagkaroon talaga ng maraming trabahong available before this pandemic. Pero ngayon, alam ko, medyo limited yung merong trabaho na offer. Pero it's good to know na malaman ng ating audience na it matters kung how we are as a person. Isa yun sa mga tinitingnan. Kasi syempre, yes, naman natututunan, di ba, MK? Totoo. Actually, the reason rin why ako na-hire nung first client ko is because na-feel niya talaga na sobrang eager ako to learn. Kasi first time ko yun, imagine, wala naman akong experience sa online job, no? Pero na-feel niya talaga na kaya kong gawin yung work. So, ipakita niyo lang talaga yung best niyo sa mga clients or employers na mag-hire sa inyo. Okay, that's very good to know. Pero ang ating Facebook user na si Sophia Marie, gusto niyang malaman, meron ba, kailangan ba ng mga permits? Permits. So, ako, masasuggest ko ang gawin niyo, no? Kasi kung magpapa-register kayo, the only reason bakit din kayo magpapa-register is, number one, kapag earning na rin talaga kayo na stable, kasi pwede kasi at first, while you are looking for an online job, pwedeng hindi naman kayo makakuha agad-agad kasi nga you're still preparing tong mga documents. So parang hindi wise na nag-a-apply ka pa lang, mag-register ka na kaagad. So once you're earning, that is the time you register para rin sa documentation mo, number one, kasi very important yung mga tax documents. Aside from that, if you want to get clients locally, no, let's say for example, big brands, no, or companies dito sa Philippines, definitely magre-require din sila ng documents from you and you don't want to miss that opportunity na mag-accept naman ng mga local na clients. Okay, this is very clear kasi baka nga namin, feeling ko baka medyo na confuse sila dun sa online business and online job kaya they ask for kung yes, permit. So for even sa mga online sellers, I suggest simulan nyo muna siya. Yes. So, tsaka na, since hindi pa naman kumikita, di ba? Yun yung suggestion mo ba, MK? Yes. Once they started, tsaka nila. Kasi small time pa lang naman, di ba? At tsaka exactly naman na unless you are earning 250,000, correct? Mm-hmm. Tama ba? That's right. 1,000. Kung hindi pa umaabot ang inyong earnings, hindi naman ito taxable. So, okay lang na kahit wala pang permit. Pero, needless to pero say, kung gusto nyo na legal kayo sa business or as a freelancer, better naman din talaga. Lalo na kung seryoso kayo doing the business.
yun nga rin yung sasabihin ko eh. Pag serious naman kayo, syempre, isa rin plus na meron kayong permit. Like, for example, with the online job, kung meron na kayong tax, ID, ganyan, syempre nakikita rin ng ating employers, di ba? Na parang, uy, totoo ito na ito, legit ito. Di ba? Exactly. Buhay, yung ganyan. Well, maganda na sa DTI kasi meron na silang option to choose na virtual assistant ka. Before kasi wala, nung nagpa-register ako, hirap na hirap akong ipaintindi sa kanila about what I do. So, thanks God kasi very open na lahat about online job. Before kasi feeling nila scam kami. Right? So, point, di ba? Parang yung... ang hirap. Hindi pa talaga naiintindihan. That's why we're doing this, MK. Yes, yes. Maraming tao na ang online job po ay trabaho po talaga ito. Minsan po, hindi nyo kami nakikita nag-o-office, pero nagtatrabaho po kami. Di ba tama, MK? Yes po. Okay, gusto ko rin naman malaman at lahat ng audience natin, MK, na paano naman yung mga challenges like time management. Ito yung dalawa sa mga challenges na nakikita ng ating audience, no, na yung time management at syempre internet connectivity kasi online job ito. Una, nasa bahay ka, katulad mo na parent ka, isang anak, yung iba dyan syempre multiple children. So, how do you manage your time? Yung sa time muna. Time management muna. Okay, sa time management muna, no? So, I remember, ito reality to, ha? Once na nasa first month kayo, no? At kumikita na kayo na malaki. Kasi ako noon, every week sumasahod ako, ganyan. So, bilang bata pa ako, 26 pa lang kasi ako. So, yung job experience ko, sobrang iksi pa lang. So, syempre, kumikita ka ng malaki. Ang sarap sa feeling bilang isang babae na kahit nasa bahay ka lang, right? And then, yung husband ko rin, working from home din siya. So, what happened, no? Nag-hoard ako ng maraming clients, meaning nag-accept ako ng sobrang daming clients during my first 3 months. Hanggang sa natutulog na lang ako 2 to 4 hours. So imagine, with interruption pa yun ni baby. So ang sakit sa ulo talagang literal. Right? So what I did, it's my bad rin naman. Kumbaga fault ko na sobra-sobra rin ako nag-work kasi nga excited ako. So ang ginawa ni husband, kinausap niya ako na, uy, yan ba talaga yung goal natin just to earn money? Sabi ko, of course na, syempre para sa family. So doon parang na buhayan ako na mali pala tong ginagawa ko. So that is the time that I work smart, no, not just harder. So binawasan ko yung clients ko, naghanap ako ng client na mas malaki yung rate or yung pasahod para I can spend more time with the family. Alam mo, isang advantage talaga is the flexibility of online job, di ba? Gaya ng sinabi mo, okay, kailangan ko ng higher earnings with less time, so I go look for a higher offer, di ba? Tapos, mas konting oras na tinitake. So, flexible. May choice ka. Kumbaga may choice ka sa lahat. Paano naman ngayon? Kasi syempre, internet connection natin is napakahirap talaga. Yan isa sa mga nagiging problema natin, not just with the work setting but also with our children setting kasi nga they're on homeschooling sila this year. Right. Medyo struggle din talaga yun, no? But kapag halimbawa nag-start na kayo sa online job nyo, masasanay din yung mga anak nyo. And then sila kasi nag-a-adjust din, yung actually buong family nag-a-adjust. So it's good na makipag-usap tayo sa kanila na ito yung bago nyong setup sa bahay, no? Para makapag-adjust din talaga lahat. And then aside from that, no, in terms of internet connection naman, since lahat ng tao sa bahay gumagamit ng internet, it's good to have a backup na internet din talaga. So, yun, kailangan sure ka, stable lang internet connection mo, and marami namang option siguro sa ating mga internet provider. Diba? Tama, MK? Okay, to all our viewers, make sure, I just want to remind you to make sure to send us your comments, your feedback, kung natutuwa ba kayo sa inyong mga natututunan tonight, to get a chance to win My Phone's Kids or Us DTV dongle and my T6 DTV tablet. Thank you, MK, for explaining to us more about what
online jobs really are and what set of tools and skills are needed for this online job. Naku, marami na yata ang na-encourage sa ating audience to shift or at least i-explore ang online job. Kaya naman gusto rin ng lahat sigurong malaman. Ito yung mga talagang baka ikaw lang makakasagot dahil based on experience to. So, how do they get hired? Easily. So, ako, nakuha ko yung first online job ko, no? Siguro, swerte na din eh. Kasi I created my onlinejobs.ph na profile 12 midnight. And then, kinaumagahan ng 6 a.m. Nagulat ako kasi nag-message or email na sa akin si client asking me kung interested ba daw ako dun sa work. So, naswertehan ko yun, no? Kung baga, ako yung tinap, no? Maybe because maayos na yung profile ko. So, that's something na kailangan yung gawin din talaga na una. So, the reason din bakit ako nagkaroon ng sobrang daming online job, no, even though first time ko siya, sabi ko kasi ako yung nilapitan ng client, di ko man lang naranasan mag-apply. So, that's the time na nag-start ako mag-apply naman. Ako naman yung nag-a-apply ng trabaho. So, doon ako nagpapasa ng resume ko tsaka cover letter. So, make sure na aayusin nyo yung dalawa na yon. No, sobrang dali na lang naman gumawa. Actually, sa mga gumagamit pa rin ng luma nilang resume o kaya nakaprint pa yung resume nila o baka nakabiodata pa kayo, wag naman sana. You can create your resume sa canva.com. So, graphic design tool yun para makapag-create kayo ng appealing naman din na resume and modern. Nako, oo nga, dapat talaga maganda yung na-remind mo ang ating audience, MK, na meron talaga kasing market na hindi natin i-explore, di ba? Ito ang online and digital market at napakarami pang trabaho na pwedeng makuha doon. Imagine sa'yo, nag-upload ka nga lang ng site mo, ikaw pa ang nilapitan. Yes, exactly. Pero I'm sure meron din naman talaga, marami yan eh. Sa atin lang, hindi masyadong ganun karampant ang online opportunities. Pero international market, di ba, madami? Ah, yes, so, actually, sobrang dami. Marami silang gustong i-hire. At hindi lang sa Philippines sila naghahanap ng kanilang mag-i-hire. Paano mag-stand out, MK? You have to pitch us. So, ang maganda sa freelancing industry, no, kilala lang tayo mga Pinoy na magaling, no, na skilled workers, di ba? Even OFWs nga natin talagang kilalang kilala sa pagbibigay ng service. Mm-hmm. And siguro, masasuggest ko para mag-stand out kayo din, no, is just continue on learning, no? I-upgrade natin ng i-upgrade yung skills natin. You can join Filipina Homebased Moms. May mga free webinars kami monthly. May mga online courses din kami na available. So aside from learning, it's important na i-upgrade nyo rin or i-update nyo ang inyong resume, especially kung naka-biodata pa kayo, wag naman sana. So what you can do is to edit your resume sa canva.com kasi may mga templates na doon na ready and then i-update nyo na lang yung details. Ganun kadali. So kahit hindi ka graphic designer, makakapag-create ka ng visually appealing and modern resume. Bilang na-mention mo, MK, na kailangan nag-improve tayo ng skills at ang FHMoms nga is offering courses, di ba? So, do you suggest na we do this regularly na mag-take ng courses? Yes. Either you take online courses or you continue reading articles or updates from Google, no? Kumbaga mag-self-study tayo. Dalawa kasi yan eh. Meron kasi na kaya nila na matuto ng mag-isa lang sila. Meron namang kailangan ng support group or kailangan ng extra push, no? So depende sa inyo bilang adult learners. Tinatanong ng ating Instagram user na si Janice Shalom, is it necessary to take these courses and webinars to land a job dahil no budget and no experience? So gaya nga ng sinabi mo, 'di ba? Meron namang mga free diyan, pero kailangan lang continue. So what can you say about this, MK? To be honest, halos lahat ng mga platforms, no, meron silang mga free online courses, even sila Google, sila Canva. Ang daming mga online courses na free, no? And then sa Filipina Homebased Moms and even sa other freelancing groups, may mga free content din sila. So available lahat ng free courses and content. Kailangan nyo lang din talagang aralin. Pero kasi ang kinagandahan ng mga online courses, kumbaga designed na siya for you.
dun sa gusto mong makuha na online job. And then may support ka. For example, sa amin sa Filipina Homebased Moms, the reason why ang daming nagkakaroon ng online job is talagang tulungan. Kasi sa freelancing kasi, kapag ikaw lang ang nag-apply and then mag-isa ka lang, wala kang mapagtatanong ang iba. Unlike kapag meron kang support group na may mapagtatanungan ka na hindi mo alam kung saan mo hahanapin, except itanong mo sa boss. Patient eh, no? Mm-hmm. Oo. So, ito ngang isang Facebook user, si Shos Paras, tinatanong niya rin na parang, how can I prepare myself in making the big shift from being a career woman who works at the office from Mondays to Fridays to being a work-at-home mom doing online jobs? Ako, I suggest, Mami LJ, huwag sila mag-quit agad dun sa corporate job nila. Hanggat hindi naka-set up yung mga requirements na sinabi ko kanina in terms of tech, which is computer and then internet. And then, as much as possible, itry muna nila. Let's say, while doing their corporate full-time na job, mag-part-time na muna sila. Or yung mga flexible lang muna na hindi makaka-apekto dun sa corporate na job nila. Yun yung pinaka-wise na pwede nyong gawin in order na magkaroon kayo ng smooth na transition from corporate to freelancing. Alam, MK, very smart talaga yung suggestion mo. Yes. I mean, kasi before you shift, di ba? Before you make any big decisions na, oops, I'm gonna stop my career and then change, shift to another one. Syempre, mahirap naman i-risk yun. So, tas baka mamaya, it's not for you pala, di ba? I also believe na, syempre, depende pa rin sa tao ito, di ba? Kung pwedeng yes. Work from home, pwedeng hindi, di ba? Mm-hmm. Pero ang importante talaga, MK, is to talaga kailangan simulan muna nila. Simulan nilang right. Paunti-unti. Tapos kung kailangan mag-improve ng skills to take courses, siguro pag medyo kumikita na sila, kung wala silang budget, kasi investment din ito, MK, tama ba ako? Mm-hmm. Actually, ang daming mga nagkakaroon ng online job na dun sila nakakapag-take ng paid online courses to upgrade na lang your skills. Kasi nire-require na sila ng clients nila na gawin to, gawin yan. So, napipilitan sila na matuto din ng iba. So, that is the time na nag-enroll sila ng mga online courses na paid. Pero kayang-kaya talaga na free webinars kasi meron din ako sa FHMoms na free webinar for 4 hours kung paano sila mag-start and then step by step kung ano yung dapat gawin. So, maybe that's something na pwede niyong panoorin after watching this interview with Mami LJ. Ayun. At saka, MK, I just want also to talk about yung sinabi ko kanina sa introduction that you offer computer rent-to-own program. Ah, yes. Can you yes. talk? Kasi napag-usapan natin lahat kung paano sila magsisimula, anong dapat nilang, anong tools ang kailangan nila, set of skills, character, ano yung mga devices na kailangan nila, paano sila magsisimula, pero paano nga naman sila makakakuha ng devices, paano kung wala silang budget? Mm-hmm. So, sa Filipina Homebased Moms, marami kaming partnerships with different companies. At isa na nga rito with ROG Philippines na ang nangyari, no, simula ng pandemic, eh, nag-close rin lahat ng internet shop nila. So, ang ginawa nila is nag-offer sila sa amin itong computer rent-to-own. Ang kinaganda kasi nito, ako yung gumawa ng screening process. So, minake sure ko na pasok din talaga yung kung ano yung existing na requirements na meron yung mga mommies natin. No, kasi hindi naman tayo kumbaga employed where makakapag-provide tayo ng payslip. Kasi yun yung problem ng mga naghahanap ng mga loan, di ba? Kasi computer rent-to-own is loan din. So, sa FH Moms, very flexible. Kung ano yung kayang i-provide ng mga moms dun sa list of requirements namin, no? Madali lang namin silang mabigyan ng unit. And then, flexible din yung payment terms, no, ng computer rent-to-own. This is just to help lang rin talaga. Lahat ng walang gamit. And then, ang nakakatawa dito, this is not just for their online job, pero pati rin sa online learning ng mga anak nila. So, 2-in-1 na yung gamit ng computers. So, pwede rin, what if merong non-FH moms na person, na mommy, gusto niya sana ng computer at home, extra computer at home para sa kanyang anak this year for the school year, pwede ba sila sa inyo mag-apply ng computer? Yes.
Actually, anyone naman can apply, even non-member ng FH Moms. Pero it's free naman to join FH Moms, so you can just join. Actually, in-offer din namin to not just sa moms, but to anyone na kailangan rin talaga ng computer, even dads or men. So, walang problema kasi special project talaga namin to for this COVID-19 nga na pandemic. Single, walang pamilya. Yes. MK. Pang-gaming niya lang or what? Oh, live streaming na gaming ah. They earn. Yes. They earn. Oo naman. Actually, apart from online job, ang dami na rin pwedeng pagkakitaan online, di ba? Itong mga content-based na katulad ng sa YouTube, sure. No? Ang dami ng pwedeng pagkakitaan online. Kailangan nyo lang i-explore. Dahil maabilidad ang Pilipino, sure ako i-explore nila. Kaya naman, we are very thankful to you, MK. Thank you so much for being so generous with your knowledge and experience. Alam mo, sobrang dami talaga naming natutunan kasi ako rin, medyo information overload. Pero I think, papanoorin ko to ng paulit-ulit para mag-sync in sa akin lahat. At syempre, hindi lang dyan. Generous si MK. As we have mentioned, everyone who are watching will get free skill success freelancing course. And all you have to do is go to the link will be flashing and it will be also on the caption and description on this episode and sign up to get the instructions to claim it. It's as easy as that. Click nyo lang po ang link, ilagay ang information na kailangan and you will be able to claim it. Pero MK, before we reveal our big winner of the free course from FH Moms, I just want to ask you her winning question. How to encourage yourself to take the step and risk it when your environment isn't that supportive? Kasi MK, syempre nga naman, gustong-gusto mo, tapos yung environment mo kung nasaan ka, hindi supportive. So anong advice ang maibibigay mo sa ating fellow mommy na ito? Sobrang common yan, Mommy LJ, no? To be honest. I remember nung nag-start ako mag-work from home, yung dad ko naman yung nagko-question kung legit ba yan, kung sustainable ba, di ba? Siyempre, may edad na sila, so parang feeling nila itong mga pinagagawa nating mga bagong ways to earn, parang hindi sustainable. Until makita niya na kumikita na ako nung malaki dito sa pag-online job. So, nababago yan. Kumbaga yung pananaw nila, nababago once na nakikita na nila yung resulta. No? With your husband, ones naman na hindi ganun ka-supportive, right? Sila kasi gusto nila na makita muna na nandyan na o kaya ginagawa mo na bago sila maniwala. So tanggapin natin lahat na sa una walang maniniwala sa atin kahit kapamilya pa natin, pero okay lang yun. Kasi as long as alam nyo sa sarili nyo na kaya nyo, no? Kaya nyo yan, paniwalaan nyo yung sarili nyo. Kasi yung mga yan naman, kapag may kailangan na rin sila sa inyo kapag hihingi na sila ng mga regalo, no? Supportive na yan. So, okay lang yan. Kayang-kaya natin yan lahat. Just go to your community page and then they will see how effective ang online job is. Diba? Tama ba ako, MK? Yes, yes. So, you can just search Filipina Homebased Moms sa Facebook. We also have a YouTube channel. Lahat ng information namin makikita niya rin sa website namin, which is fhmoms.com. You can send me an email for any inquiries, no? connect@fhmoms.com. And take note of these pages and ang email ni MK para pwede niyo siyang email at kontakin kung if you have more questions. Pero itong question na tinanong ko sa'yo, MK, that was from Facebook. And the winner of the free course from FH Moms is Donna Albia Soltez. Nako, Donna, kindly wait for our message para naman magbigyan ka namin ng instructions on how to claim your prize. MK, you've given us the pages and email where we can find you and your community. Pero can you also... Do you have any last words or of wisdom or advice that you can share to our audience? Mm-hmm. Dun sa lahat ng stay-at-home moms, especially yung mga OFWs natin na naghahanap ng online opportunity, no, sa panahon ngayon ng pandemya, gusto ko lang sabihin sa inyo na huwag kayong mawala ng pag-asa kasi nandyan lang yung opportunities. No? Maraming tutulong sa inyo. Nandito si Mami LJ, ang FH Moms, no, para bigyan kayo ng
support. So wag na wag niyong iisipin na mag-isa kayo, no? And sana yung self-confidence natin, maibalik natin. Kasi isa yan sa mga nawala, Mami LJ, simula na maging nanay tayo. Na parang feeling natin hanggang dito na lang tayo. No? So, wag nating isipin yun. Tayo bilang mga nanay, kailangan tuloy-tuloy yung learning natin. Kasi yan yung ipapamana natin sa mga anak natin. Again, thank you so much, MK. Those are very nice and encouraging words. Kasi nga tayo mga mommy, minsan sa sobrang dami nating binibigay na love sa ating pamilya, nauuna ang ating mga mahal sa buhay, nakakalimutan natin ang ating sarili. But it has been such an enlightening time for all of us. Ako, ang ating audience, I'm sure maraming natutunan. Pero hindi dito nagtatapos ang ating episode because you can keep your comments coming dahil pipili pa kami ng mananalo ng Two Kids R Us Augmented Reality cards for kids, one DTV dongle and one My T6 DTV. All of these units are from our partner MyPhone, who has been an advocate of quality and accessible education and has been very helpful to parents and kids with the current homeschooling situation in the country. We will announce the winners on my social media pages, Facebook and Instagram stories. So please do follow me on my Facebook, LJ Reyes, and Instagram, LJ_Reyes, para malaman nyo kung kayo ang nanalo. So make sure to tune in. We'll also send you a message para naman malaman ninyo na talagang kayo ang nanalo. So please do keep your account public for the meantime. So to all my viewers, thank you so much for tuning in sa pagsama sa amin ngayong gabi ni MK. As this pandemic continue to challenge the whole world, let us not forget that every single day is a blessing. Bilang Pilipino, tayo po ay maparaan, maabilidad, masipag, matyaga, lahat. Let's continue to be grateful for the smallest things and keep our faith. Join me again as we practice Grateful Mondays with LJ. God bless you all and stay safe.